Rejoicing in my saving God. Who looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, and holy, holy is God's name. Sings of the God who brings new up the lonely one. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God fills the starving with good things, which are left with empty. Ang SFC Choir Dubai ay nabuo noong late 2004 na may layunin ng pagpapalakas ng suporta ng Singles for Christ o SFC sa lahat ng mga aktibidades at misyon ng St. Mary's Church Dubai. Mayroong inisyal na 20 miyembro ang SFC Choir. Sa taong 2005, ang koro ay nabigyan ng regular na slot sa Tagalog Mass. Sa taong 2006 naman ay nabiyayaan muli ng regular slot ang SFC Choir para kumanta sa English Mass tuwing unang Sabado ng buwan kada alas 9 ng umaga. Nasundan pa ito ng panibagong slot tuwing ikapangatlong Sabado ng kada buwan sa parehong oras. Maliban sa Tagalog Mass at English Mass, ang koro ay kumakanta din sa mga retreats, Owa Mass, Simbang Gabi, at sa iba pang activities ng simbahan na kailangan ng partisipasyon ng lahat ng mga choirs ng PhilCom. Sa ngayon, meron ng 25 aktibong miyembro ang SFC Choir. Isa sa mga masalimuot na nangyari sa kasaysayan ay ang Hiroshima at Nagasaki bombing na kung saan 100,000 ang namatay. Naging sanhi rin ito ng pagkasira ng mga nasabing syudad. Subalit, ang kwento ng 8 paring Heswita ang nagpatotoo na sa gitna ng masalimuot na pangyayari ay makapangyarihan pa rin ang dasal at tunay nga siyang nakikinig at pumuprotekta sa atin. Ika-6 ng Agosto, taong 1945, nang pasabugin ang atomic bomb sa Hiroshima, kalahating milya mula sa kinatatayuan ng Jesuit Church of Our Lady of Assumption.
katatapos lamang magmisa noon ni Father Hubert Schaefer, isang paring Jesuita, nang maramdaman niya ang pagsabog kasama ng pagyanik ng paligid. Binalaan sila ng mga doktor na maaaring maging sanhi ang radyasyon ng kung ano-anong mga sakit at premature death o maagang pagkamatay. Ngunit wala silang naramdaman na kahit anong sakit bukod sa mga sugat at minor injuries. Ayon kay Father Schaefer, naniniwala siya na sila ay pinagkalooban ng mahal na Birheng Maria ng kalasag na nagsilbing proteksyon nila mula sa mga negatibong epekto ng radyasyon. Dagdag pa niya, ang naging tanging sandata nila ay ang pagsasabuhay sa mensahe ng Fatima at ang pagdadasal ng Rosaryo araw-araw. Mahal naming Inang Maria, hindi kami magsasawang magpasalamat sa inyong presensya sa buhay namin. Maraming salamat sa iyong pagmamalasakit, paggabay, at sa pagiging ina naming lahat. Ikaw ang bukod-tanging huwaran namin sa kabanalan dahil sa inyong nalisay na pag-ibig
at pagsunod sa Diyos. Salamat din po sa pagprotekta mo sa amin laban sa mga silon ng kasamaan at kapahamakan. Gaya ng pagprotekta niyo sa mga paring Hesuita laban sa bombang atomika sa Hiroshima. Dahil sa inyong pagmamahal at awa, nailigtas ang mga pari sa kinahinatnan ng bomba at namuhay pa ng matagal para ipagpatuloy ang kanilang misyon at bukasyon na ipalaganap ang mabuting balita. Isa lamang ito sa mga patunay na hanggat kami nananalangin at nagtitiwala sa iyong anak na si Hesukristo na aming Panginoon, kasama ng inyong pagdulog, kailanmay hindi kami maliligaw ng landas. Hinihingi po namin, mahal naming Ina, na tulungan mo kaming magkaroon ng kalakasan at katapangan para malagpasan ang bawat hamon na kinakaharap at haharapin pa namin sa aming buhay. Ingatan niyo po kami kasama ng mga mahal namin at umaasa kami na sa pamamagitan ng patuloy mong paggabay, makakamit namin ang inaasam naming kaluwalhatian sa langit na kapiling kayo. Nagmamahal mong mga anak, SFC Choir.